Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtungi ng gitara at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, ipanang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagsisimula ng buwan, September 1, tayo ay magdadasal sa Panginoon na nawa sa pagsisimula natin ng buwan ng Setyembre, tayong lahat ay maging kalugod-lugod sa Kanya at maging maayos ang ating buong buwan sa pamamagitan ng ating Santo Padre Pio. Kasama na rin ng paghingi natin ng tulong sa Mahal na Birheng Maria. Ngayon po ay buwan ng kapistahan ng ating mahal na patron, si Santo Padre Pio. At sa paghahanda natin yan, patuloy nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang mga tahanan, lalo na po yung mga nawawalan ng pag-asa, yung nawawalan ng pananampalataya dahil sa kanilang karamdaman, pangkatawan, pangisip, at pangkaluluwa. Espesyal nating ipinagdarasal ang lahat ng mga nasa ospital na walang nakaalaalang magdasal, lalo na doon sa mga nasa bingit ng kamatayan. Hihilingin natin sa Mahal na Birhen at kay Santo Padre Pio na mamagitan sila para sa mga may sakit na ito na nawawalan ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, lalo na yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating radio stations, ganun din po ng ating live streaming, atin pong simulan ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin pong pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ihingi natin ang tawad sa Diyos ang lahat ng mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin
manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kaniyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyura kaninuman ang karapatan ng kaniyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa, at mahigit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. At sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay magkikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kanyang kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, manalangin walang umpay, samantalang nanghihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo, agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit timugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Huhulaan ko kung ano ang una ninyong napakinggan ngayong umagang ito. Siguro'y hindi ako magkakamali kung ang ilan sa inyo ay narinig na naman ang boses ni Jose Marichan. Ano ho? At pinatutugtog ang Christmas in our hearts. Ganyan tayo maghanda bilang mga Pilipino ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Bagamat liturgically ay hindi pa season ng Christmas, para sa ating mga Pilipino, ang Pasko ay nagsisimula sa Bermans o ang paghahanda sa Pasko ay nagsisimula sa Bermans. Kaya dahan-dahan yung makikita sa karsada at sa mga bahay-bahay ang mga Christmas decors as early as now. Napakahaba ng ating paghahanda bilang bahagi ng ating tradisyon at kultura. Kaya ang Pasko sa atin ay talagang napakalaking okasyon. At ang paghahanda para sa atin, and sadly, no, or medyo challenging, kung minsan ay nakatuon lamang sa external preparation. Bagamat napakaganda nitong kultura na ito, tradisyon na ito, dahil ito'y nagbibigay pahalaga sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagdating bilang sanggol. Ito'y nag-aanyaya sa atin na mas higit nating palalimin ang ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay at sa kanya ring pagdating bilang sanggol. Ang paghahanda ang binibigang diin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Paghahanda ng ating o paghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon. At papaano ba natin mapaghahandaan ang bagay na yan bilang mga binyagan? May 3 P or 3 P's na kung saan tayo ay inaanyayahan para maging handa tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang una, sa ating paghahanda, lagi nating isama ang tinatawag na pagkakawang gawa. Huwag po nating makalimutan na
sa loob man lamang ng isang linggo, meron tayong pagkakawang gawang isinagawa. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa pagsasanay natin at paghahanda natin sa pagbalik ng ating Panginoon. In a way, ang sarap din naman ng pakiramdam na makapagbalik tayo ng mga biyayang ating tinanggap o tinatanggap araw-araw. It feels good to give back to the community dahil sa biyayang ating dapat pasalamatan na alam nating mula sa Diyos. Huwag tayong makakalimot na magkawang gawa sa ating paghahanda. Ngayong tayo ay nagsisimula bilang bahagi ng ating kultura at tradisyon sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Bagamat katulad ng sinasabi ko sa inyo, liturgically, hindi pa naman talaga. Pero bilang bahagi ng ating kultura, sa napakahabang preparasyon na yan, huwag nating makakalimutang magkawang gawa. Simula ngayon hanggang sa dumating ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang pagsilang, naway maging patuloy nating gawain ito. Ikalawa, hindi lamang pagkakawang gawa ang ating sanayin o ang ating sanayin natin ang ating sarili. Ikalawang paghahanda ay yung sanayin ang ating sariling merong pagmamahal araw-araw. Huwag tayong magsasawang magmahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal, lalo na sa yung humahamon, sa mga taong humahamon sa ating kakayahang magmahal. Yung mga taong lagi tayong ginagalit, lagi tayong iniinis, laging pinatataas ang ating dugo. Pwedeng sila'y katrabaho, pwedeng sila'y amo sa trabaho, pwedeng sila'y kasama sa ating mga tahanan, o pwedeng sila'y nakakasalamuha natin sa ating komunidad. Huwag tayong manghihinawa na pag-ukulan sila ng ating pagmamahal kahit nga may mga panahon na sila ay hindi kamahal-mahal. Ikatlo, hindi lamang pagmamahal at pagkakawang gawa, tayo rin ay sanayin ang ating sarili sa paghahanda ng ating pagdating ng ating Panginoong Hesus bilang sanggol. Sanayin natin ang ating sarili sa pananalangin. Yang tatlong yan ay mahalaga para tayo ay maka-establish ng hindi lamang relasyon sa Diyos, hindi lamang relasyon sa kapwa, kundi relasyon din sa ating sarili. Sa ating mabuting balita, kalunos-lunos ang nangyari sa babaeng o sa limang dalaga na hindi matatalino. Hindi lamang sapagkat sila ay kulang sa talino, kundi kulang sila sa foresight. Hindi kasi sila naghanda sa pagdating ng lalaking ikakasal na sa ating pag-unawa sa mabuting balita ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Nawa, katulad ng mga dalagang matatalino, tayo rin bilang mga Kristiyano ay maging matalino sa paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Lagi nating pag-ukulan ng panahon ang pagkakawang gawa, ang pagmamahal sa ating kapwa at ang pananalangin upang bilang mga binyagan, huwag din tayong madatnan ng ating Panginoong Hesus na hindi handa sa kanyang pagdating sa ating buhay araw-araw.
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaregdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupundo ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magkailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihaliya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panalampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa'king piling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan.
Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arc Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagay po nating tandaan ang pambansang dambana
ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol or tumor, luslos or hernia, bingot or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-hospital. In collaboration with USC Medical Alumni Association, through Dr. Won Chai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 150 patient lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Ika-6, bukas po araw ng Sabado, 2 ng Setyembre ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng main church. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayag,
Kanyang pagaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.